Magandang araw muli sa inyo mga Karaw House and welcome back uli sa aming channel. Isang maulan na maaga uli. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Sa pagkakaalam namin or balita namin, may bagyo daw hanggang Friday at dadaan ito sa aming area sa may Cavite. So napaka-tindi nga ng ulan dito, halos hindi na umihinto simula kagabi pa. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Ethan Santos. Shoutout kay Mr. RJ. And shoutout kay Ma'am Christina Andilan. And shoutout kay Sol Gutierrez. Bali nga pala, yung tropang Wasalak, gusto nilang pumasok ngayon kasi meron naman kaming ginagawa dito sa Angelitan House. Pero puro loob lang naman yung trabaho. So baka tapusin namin yung overall paint doon at saka yung paglilinis ng bahay. Tapos sa Angelic Tan House naman, halos naiwanan na namin siya. Kasi more on plastering ang trabaho doon. So hindi namin magagawa yun kapag ganito yung panahon. Bago natin umpisahan pala yung video, sa mga viewers at mga nanonood, kung naligaw ka lang po dito sa channel namin, iimbitahan po namin kayo na mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung bell button. Pindutin nyo po yung all para makita nyo po lahat ng mga video na aming ina-upload. Like and share, comment down below. Lagi ko po nababasa yan. Kapag may time, magre-reply po tayo. Ayan, doon naman po sa mga nag-i-inquire at saka nagtatanong ng mga Facebook account ko at saka ng number ko, minsan nilalagay ko po dyan sa comment section. Shoutout nga pala doon sa tumatawag na taga Singapore. Pasensya na po kayo, kung sino man kayo, itry nyo po na tumawag mga tanghali. Ayan po, tanghali po dito sa Philippine time. Yung isang cellphone ko kasi na yung numero na tinatawagan nyo po, ginagamit po ng anak ko para sa online class. So pag tanghali po, masasagot ko po yan. So pasensya na po kayo, ilang beses na po yata kayong tumatawag at hindi ko nasasagot. Para naman po dun sa mga nag-i-inquire sa may mga malalayong lugar, pasensya na po kayo, hindi po namin kayo mabibigyan kaagad-agad ng service. Medyo marami rin kaming tinatapos dito. Tapos pinipili rin po ng tropa yung mga mas malalapit lang na mabigyan ng serbisyo. Kasi mas pinipili po nilang umuwi sa pamilya nila pagkatapos po ng duty. Ayan. Yung mga nagtatanong naman po ng mga estimation cost at saka nanghihingi ng quotation, bali ang maganda po kasi dyan at lagi ko pong pinapaliwanag at sinasabi, mas maganda po na puntahan natin personal yung bahay nyo, masukatan po yun, tapos ma-interview po kayo para malaman po namin yung outcome at yung kalalabasan. Sa mga nag-i-inquire naman po through messenger at sa comment section, mga price range lang po yung maibibigay namin, hindi po yung detalyado. So ganun po kasi talaga mahirap magbigay ng quotation, estimation cost. Sana po maunawaan ninyo. Video pala na aking i-upload ay yung mga kaganapang kahapon. So napakaganda po ng panahon kahapon compare ngayon na hindi na po humihinto yung ulan. Ulan na lang po ng ulan. Bali maraming salamat nga pala sa inyong pagsuporta at ang inyong panunood. Sana huwag po kayong magsawa. Share nyo rin po itong mga video na ina-upload namin para matulungan po natin yung ating mga kababayan na nakumuha po ng bahay sa Lumina. Ayan, o yung mga nagpaplano pa lang nakumuha ng bahay sa Lumina para magkaroon po sila ng idea. Uli, maraming salamat po and enjoy watching. God bless. Yan, magandang araw sa inyo muli. So panibagong araw na naman. So bali gumaganda na yung panahon. Ayan na yung araw. Pero nag-focus na lang muna kami dito kasi mas gusto namin paggagawa kami dun sa Angelic Tan House, talagang yung maaraw na at maganda yung panahon. Ang nangyayari kasi, gagawa kami ng umaga. Pagdating ng mga bandang alas 10 ng umaga, uuwi na kami dahil umuulan. So mas maganda dito kami. Ito nga palang tinatabas namin na to, na angle bar. Dito namin gagamitin yan. Pati itong tubular na 1x1. So ito, inuumpisahan na namin itong hagdanan. So ipapakita ko na lang po yung video na to pag natapos namin. Tapos ito na nga pala yung ginawa naming kisame dito sa may first floor ng Angelitan House. So ayan, minamasilyahan na po yan.
So yan. Seal yan. So tinanggal muna natin yung strip lights niyan. So yun, strip light niya. Ito nga pala yung update sa finishing color. Kung may magtatanong sa inyo kapag napintura na namin to. So Opulent ang pangalan. So Opulent. Ayan, ito yung brand. Bukod nga pala doon sa dalawang balde ng pintura, pang primer coat nito ng up and down, kinulang pa kami ng mga dalawang galon pa. So dalawang galon pa yung kinulang namin dito. So i-demo ko lang po sa inyo kung ano yung gagawin namin dito. So tatapalan natin to, itong hagdan na to, gamit yung hard deflex, medyo makapal siya, 1/2. Tapos yung iba kasi kapag nag-i-improve nito, ang ginagamit metal paring. Tayo gagamit tayo dito ng angle bar, tapos tubular ang ilalagay natin, tapos i-welding natin para matibay siya. Ayan. Tapos ito naman pala, yung nakikita nyong baitang-baitang na to, kokoberan po ito, gamit din yung hard deflex. Tapos yung bawat step niya, hanggang taas, meron tong siyam na baitang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Yung siyam na baitang na yan, kapag na-assemble na to at matapos na yung overall paint, lalagyan naman to ng vinyl. Tapos lalagyan natin ng tile trim dito. So yung gamit doon is yung rubber. So ang sukat nga pala nito, 23x80. Pero ang mabibili natin, 25x80. So siyam na ganun. Doon naman sa tile trim, mga siyam na metro sama dito. Ayan. So idagdag ko sa video, bali ganito yan. Nakikita nyo itong angular bar na to, yung angle bar na yan. So yan, paganyan yan. So kaya kinakat namin yan kanina para gumanyan siya, magkaroon siya ng kakapitan yung hard deflex, itong flat na to. So yung iba rito, ang ginagawa metal paring. Pwede naman yon, pero ito, tinibayan kasi natin to, itong part ng hagdanan na to. Bali, ganito nga pala yung cut na ginawa namin. Ayan. So may alawan siya para hindi po magbabanggaan dito. So para lapat na lapat siya. Ayan. Gagay kami ng allowance. Tapos dito, ayan, i-welding na po namin siya dyan. Yung iba kasi, pag metal paring, ipapako lang po dito. So tayo i-welding natin. So ayan, i-weldingin natin yan. So ikakapit natin siya dun sa bakal na angle bar dun sa may buhos ng simento. Ayan siya. Ito nga pala uli, naikabit na namin to. So ang ginamit nga pala namin dito, 316 by 1 and 1/2. Pero yung nakakabit dito, dito to. So pwede na to, yung ganito lang. Tapos dito naman, yan yung cover niya. So talagang makikita nyo palang dito, hindi magkasing skwala yung bawat hagdanan. So kitang-kita naman, dito medyo makapal yung pasok ng daliri ko. Pagdating dito, manipis. Ayan. Bali, ganito na nga pala itsura niya. Naka-welding na siya dun sa mga angular. Yung mga tatlong 1x1 na tubular. Tapos ganito yung sa gilid niyan. Pagdating nga pala rito, iriribit na lang namin yan dito. Pag natapos namin to, mga baitang-baitang na to, yung cover dyan sa may hagdan, saka namin kokobera naman yung ilalim nito. Pag nakobera na yung ilalim nito, saka namin kokobera naman to. Itong part na to. So kaya ang silbi niya, meron siyang tubular dito para pagkapitan ng i-cover namin dito. Ito naman nga pala nakikita nyo na nakatabas na to, na nakakorte. So bali, dito na yan ilalagay. So yan. Diyan na yan ilalagay, sa part na yan. Ito na pala yung nagagawa namin dito, bago magtanghali. So pati yan sa taas, kokoberan din namin yan.
dito nga pala, ito na yung nagagawa namin dito sa CR. Inuna na namin itong linisin. Halos patapos na naman kasi ito. Nga pala dito, inuna namin itong pinaka-vertical niya. Yung pag-install ng Hardiflex. Tapos, saka namin siya wini-welding pa isa-isa. Kapag kapantay na, or eskwalado na, saka namin siya, ayun, nire-rivet. So, yung ginagamit namin rivet dyan, since makapal yung Hardiflex, nasa 1 inch. Dito naman pala sa may cover dito, ang gagamitin natin dito yung black screw na pambakal. Yan, yung i-cover natin dyan. Tapos dito nga pala, pinauna na natin itong ipaayos or ipalinis. Papatapos na natin ito. Ayan, kita na, may mga tile. So, nalagyan na rin siya ng tile grout. Ayan na. May CR niya. Ito nga palang ginawa namin braces dito. Kung matatanong nyo, bakit tatlo lang? Yung ginamit kasi namin na Hardiflex board, makapal na siya. Bali, hindi na siya nangangailangan na marami pang soleras. So, okay na yung tatlo lang. So, matigas na yan. Kapag umakit kayo ng hagdan, aksidente, natisod nyo yan, hindi po yan mababasag. Sobrang kapal po niyan. 1/2. Tapos ito nga palang bawat baitang na to, iba-iba kasi ang sukat nito. So simula dyan hanggang dito, magkakaiba. Kaya ang ginagawa namin dito, ina-actual namin. So kaya medyo matagal to gawin, ina-actual namin to. So dito nga pala dito sa second floor, na-double coat na namin to ng primer. Ayan, maputing maputi na siya. So ayan na siya. Sa taas. Ayan. So ayan. So na-top coat na namin to ng primer. Pati itong part na to. Sa taas dyan. At saka rito. So naka-top coat na to. Bali, ready na to para sa finishing coating. So yung finishing coating natin, ang i-apply namin dito is yung so opulent. Yan. Tapos meron pa dito nga ayusin sa bandang kanyang flooring dun sa slab. Pero sa parting kapitbahay na kasi yon yung part dun. So ihuhuli na natin yon. Yan. Subukan natin bumaba. So hindi naman siya nakakaalangan. Pero bumaba ka. Kahit na may harang na. So yung kinat nga pala namin na Hardiflex kanina. So dito namin yun ilalagay. So ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Part na yan. So bali yung mga tubular kanina na nandyan. So doon natin siya nirivet. Ayan. I-rivet na lang natin siya. Kasi itong mga awang na to, itong makikita nyo na to, ito yung gagamitan natin ng polytap to. Popolytap na lang natin to. So ito na pala yung nagagawa namin dito bago magtanghalian. So babalik na lang kami mamaya. So ito na yung staircase. I-improve pa namin to ng konti. Ayan. So meron pa dyan, tapos kukuberan pa namin to. Yeah. Dito naman sa CR, ito na yung nagawa namin. So linis. Ayan. Nagyan ng tile grout, tapos linis. So, mananangalian muna tayo. Yeah. Let's go.
Apia. Ayan, tapos na yung break time. So, balik na tayo rito. So, i-continue natin yung pag-improve dito ng staircase natin. Ayan, no? Tuluyan ang gumanda yung panahon, no? Ayan. Bali, hindi na muna kami gagawa dun sa may Angelique na townhouse. Masyado nang malaki yung oras na ginugol namin dito sa Angelique. So, dito na muna kami hanggang matapos yung araw namin. Ayan. Pagtutulong-tulungan muna namin to. Yung mga vertical line na braces na nilagay natin dito, puro tubular, one by one tubular. So pagdating naman dito sa may baba, horizontal siya na isang haba, 80 cm. Ayan. Ito na yung ating si Rojo dito. Simula kasi dyan hanggang dun sa taas, 8 feet. So magkakaroon ng si Rojo. So ayan na yun. Ayan, bali kompleto na to. Yung cover niya rito sa gilid. Kasama na yung sa si Rojo. Tapos dito naman na kami. Sa part na to. So maglalagay tayo ng another brace dyan. Para dun sa pagkakapitan naman ng one half na hardiplex na i-cover natin dito. Dito naman niya pala sa may second floor ng Angeli, inuumpisa na namin yung mag-apply ng pintura, yung pinaka-final coating niya. So una ay cuttings. Ayan. So cuttings muna. So represent ko lang, dito magaling si Ogi. Si Ogi the Great. Diyan siya magaling kasi yung kamay niya hindi pasmado. Ayan. So inuuna muna yan para dire-diretso na pag kinaguran to ng top coat, tuloy-tuloy na yung pintor. So pwede naman mauna yung paghahagod ng wall tapos iuhol ito. Pero mas ano, prepared nila yung ganitong proseso. Kung papansin nyo yung mga switches, yung mga outlet, yan, inuna na niya yan. Mamaya-maya pala ng konti, baka pumesto na ako dyan. So aayusin ko yung leak problem diyan sa part na yan. So baba muna tayo. Kinabit na nga pala namin yung isang 8 feet dito na hardiplex. Bali yung naging braces niya, niribit muna namin. So para matibay mga braces na nilagay namin. Tapos dito, mga gilid naman, gagamitan natin ng black screw, 1 1/2. So lalagyan natin to. Ayan. So after natin malagyan yan, kinabukasan naman epoxy hanggang dito sa kalahati nito, kalahati nyan, para talagang wala nang tumagos na tubig. So yan. So bali tapos na to na masimentohan, tapos medyo naka-flush siya or naka-elevated siya dun sa kabilang unit para dudulas na lang talaga. Tapos kung hindi ito magpuputukan itong gawa natin, hindi na natin kailangan lagyan ng epoxy ito. Ito na lang, yung part pababa. Ayan po.
Kumbali, ina-apply na pala namin to ng body filler. Ayan. Pull it up. Ito part na to. Ayan. Ito, syempre. Tapos ito, naka dalawang hagod na ng masilya. Itong ceiling. After malihan yan at kung magkakaroon pa ng spotting, ipatan pa. Ayan. So itong pala yung mga nagawa namin ngayon dito. So ito, may pintura na to, may kulay na po ito. So ita-top coat na lang ito. Namasilya na nga rin pala to. Ayan. So hanggang bukas uli. Yo, malinis na. Nakapagsalansa na ng gamit. So ayan, may first coating na yung mga walls. Ayan, kulay niya. Ayan na. Maganda talaga tong kulay na to. Ito yung kinulay namin dati sa ginawa namin. So ang ganda. Ayan. Napakalamig sa mata. So, medyo malabo lang tong ginagamit kong cellphone, pero sa personal, maganda to.